Hello guys, so welcome back again to our channel. So sa video na to ay mag-bridge fabrication tayo at ipapakita ko sa inyo lahat ng equipment namin dito sa bridge. So kung ready na kayo, let's start! So guys, mag-umpisa tayo dito sa starboard wing. In case sa starboard yung alongside natin, so yung main engine, bow thruster, at steering wheel ay itatransfer lang dito sa starboard wings at i-accept lang, then dito na lahat yung control. Then yung tatlong bintana na yan ay bubuksan lang yung third wing para makasigit si Tano pag atrakan. Okay? So, papunta tayo doon sa gitna. Ito naman yung side. So, bali dalawang piraso to. Isa sa pabor, isa dito sa stribor. So guys, bali meron kaming tatlong radar. So bali ito yung radar number 3 namin, then bihira lang itong ginagamit. Ang scanner naman ito ay nasa proa lang. Yeah, usually ginagamit namin ito pag nag-aangkla kami or may maintenance doon sa compass tip. Okay? So guys, meron kaming dalawang VHF. Ito yung VHF number 2 namin. Ito yung ship's telephone. Guys, ito po yung bridge monitor. So, bali lahat ng equipment namin dito ay konektado na dito sa bridge monitor na to. Andito na yung wind direction, true wind direction, barometer, temperature, revolution, andito na. So, ito naman yung reader number 1. So, bali S-band to guys. S-band. Then, ito yung this namin, GRC. Yes. So, bali nakagawa na po ako ng vlog dito regarding kung paano mag-install, mag-download ng mga weekly updates. Kung hindi nyo pa nakita, panoorin nyo na lang. Okay? So guys, ito yung reader number 2. So bali, X-band to. Ito yung nakaka-pick up ng side. Okay? So bali, ito yung steering wheel namin guys. So, explain ko sa inyo ngayon kung paano mag-transfer at paano ito gamitin. Okay? So yung steering wheel natin ay mayroong apat na mode. Auto, hand, NFU or non-follow-up. Ito po yung ginagamitan ng joystick. Ito. At RC, yung remote. Pag transfer natin yung command doon sa starboard wings or port wings. So wali, pag nilagay nyo yung mode sa RC guys, isunod nyo agad yung RC selection, starboard wings or port wings kung saan nyo gusto i-transfer. So, sa system naman guys, ay meron tayong dalawa. System number 1, tsaka system number 2. So, per voyage, westbound or eastbound, pinagpapalit-palit namin sila. Para alternate sila magamit. So guys, ito naman yung EIS, Automatic Identification System. So, bali ito yun. Dito mo makikita yung status ng barko. Kung naka-angkla man siya, underway using engine, a ground at kung ano-ano pa. Okay, then ito naman yung eco sounder. Ito yung BDR. So, bali lahat ng communication namin dito ay recorded and nag-override siya every 12 hours. Then, ito naman yung navigational panel namin. Meron po kaming dalawang GPS guys. So ito po yung GPS number 2 namin. Ito yung Naptex. Ito yung portable VHF. So tatlong piraso to. In case of emergency, na dinadala namin to sa lifeboat or abandoned ship or any emergency. Ito yung tatlong ginagamit namin sa fireman's outfit. Then ito po yung slave ng VHF number 1. Ito naman po yung VHF number 2 namin.
Guys, ito naman po yung Aldis lamp or daylight signaling lamp. So guys, ito yung telephone telephone, pareho lang dun sa isa. Ito yung common battery telephone. Ito po yung ball thruster namin. So bali, andito lang din po yung selector. Kung ba gusto nyo i-transfer sa port wing, yung starboard wings, i-accept nyo lang doon. Ganun din po sa main engine telegraph. So bali, pag i-transfer nyo doon, port starboard, andito lang din, transfer doon, then accept. Okay, so wala nandito. Ito yung steering pump namin, guys. So bali, tatlo po yung ginagamit namin pag nag-manual steering kami. Pag naka-auto, normally dalawa lang. Then, GS pump, ginagamit, binubuksan namin to pag nag-antla for calling purpose or pag-approaching na kami para sa winch. Then, ito yung UHF. Pareho lang to sa walkie-talkie na ginagamit namin sa barko. Sineswitch on lang to ni Kapitan. Then, naka-speaker on lang to para at least marinig niya. Then, ito yung public address. Pag may mga importante kaming i-broadcast, ito po yung ginagamit. Pareho lang dito, common battery telephone. Ito naman yung elevator telephone. In case pag na-stuck, may taong na-stuck dun sa elevator, hindi gumana yung elevator, dito tatawag yung taong na-stuck dun sa elevator. Guys, ito naman yung side. Yung pangalawang side na dito sa port side. At yun naman po yung E-perb. At MOB buoy. So bali, dalawang piraso yan, guys, port and starboard. In case of man overboard, yan po yung nire-release. So pareho lang dun sa starboard, guys. Ito yung port is, kung anong meron dito sa port wings, meron din dun sa starboard wings. So pareho lang siya. Okay. So ito naman, guys, yung MFHF. Ito naman yung printer niya. Then NMARS.C. Then ito naman yung printer niya. Sa kabila naman, ito yung smoke detection system. Sa cargo hold naman to. Dito natin makikita kung anong cargo hold ang may alarma. At ito naman yung fire detection system sa bridge. So dito natin makikita kung anong zone ang nag-alarma, kung ano yung zone ng may fire. Okay? So ito pareho lang to sa walkie-talkie sa guys kabila. Then ito yung course recorder natin. Ship's time. Tapos kabila, ito yung ship's computer, ballast system, GPS number 1, logbook, chart table, at ito naman yung mga publication ko. Yeah, sa sobrang dami, wala na mapaglagyan. Yeah. Yun. Hindi pa kasi kami paperless. Kaya, ito naman, tambak yung libro ko.